Hello! Welcome back to my channel! This is Loki Shawi saying, work, eat, but don't forget to share. So for today's video mga ka-Loki at mga kababayan, ay ipapakita ko po sa inyo ang pagbabakuna sa akin ng COVID-19 vaccine at kung gaano po ka-organized at ka-systematic ang COVID-19 vaccines rollout plan dito sa Valenzuela City. So stay tuned mga ka-Loki at mga kababayan and watch this video. And of course, bago tayo magpatuloy, ay dito na naman po tayo sa shout-out portion. Shout-out to Eloy Ong. Hi, Bes! Thank you sa support. God bless you. I love you. Shout out also to Danica Mundo. Hi Danica! Kumusta kayo dyan sa Vietnam? Sana ay matapos na itong pandemic para makapagbakasyon na kayo dito sa Pinas. Pagpatuloy mo lang ang panonood sa aking mga video. Salamat and ingat kayo dyan palagi. Shout out also to Luzada Lovely D. Hi Nak! Salamat sa support. Aral mabuti and ingat palagi. God bless! So, paano po ba mag-avail ng libreng COVID-19 vaccine dito sa Valenzuela City? Ang first requirement po, dapat meron kang Valtrace. Ano po ba itong Valtrace? Ito po ang contact tracing app ng Valenzuela City na ginagamit po dito para hindi ka na po humawak ng ballpen at magsulat sa contact tracing form kapag ikaw ay pumupunta o pumapasok sa mga establishment. So, itong Valtrace po na to ang gagamitin mo para makapag-register ka po sa free COVID-19 vaccine. So, paano po magkaroon ng Valtrace? I-search nyo lang po ang YouTube channel ng Valenzuela City at hanapin nyo po doon yung Valtrace Contact Tracing App para sa mga establishmento at sundin nyo na po yung steps doon kung paano po mag-apply at magkaroon ng Valtrace. So once na meron ka na pong Valtrace, pwede ka na pong mag-register sa free COVID-19 vaccine. At paano naman po magpa-register dito? Search nyo lang po ang FB page ng Valenzuela City at hanapin nyo na po doon, nandoon po yung mga steps kung paano magpa-register sa free COVID-19 vaccine. At after nyo pong magawa lahat ng steps, hintayin nyo na lang po yung text, tawag, or appointment letter na ibibigay sa inyo para po sa schedule kung kailan po kayo mababakunahan. Pero sa case ko po kasi ay iba dahil ako po ay kabilang sa priority group na B1, which is the teachers and social workers. So, ako po ay hindi na nag-register dyan sa VisiVox kasi ang reason po is nakalimutan ko po yung aking username and password. So, meron pong survey sa amin ang DepEd kung sino na po ba ang mga DepEd personals ang nabakunahan at sino na po ang hindi pa at ako po ay nalista. So, nung unang schedule ko po, hindi po ako nabakunahan dahil ako po ay inuubo. So, ako po ay na-rescheduled. So, siguro almost 1 month or more than 1 month po ako naghintay bago po ako nagkaroon ng schedule. Ako po ay nagpalista na lang po doon sa aming clinician and then finalo up po ng aking principal sa DO na ako nga po ay wala pang bakuna at yun nga po ay nagkaroon po ako ng schedule ngayon. So, samahan niyo po ako mga kababayan at mga ka-Loki sa aking first dose of COVID-19 vaccine experience. So, nandito na po ako sa first step, which is pila po papasok sa amphitheater. So, pangatlo po ako mula sa huling pila at ayun po ang ganyan po karami ang pila. Papasok pa lang po yan. So, ako na po ang susunod na papasok. Mabilis lang naman po ang pila. So, doon po ako galing, oh, sa dulo. So, nandito na po ako nakapila sa pangalawang station. So, ganito po karaming nakapila ngayon. Ayan, ganyan po. So, ito po, kinukuha na po yung mga ID namin ng Valenzuela City Vaccine Rollout Suba. Kaya po kinukuha yung mga ID
i-check kung talagang ngayong araw po at oras ang schedule na ng bakuna. So, after po ma-confirm na ngayon nga po yung araw at oras ng schedule ng bakuna mo, papababain na po kayo dito sa baba, sa loob ng amphitheater mismo. At may pipin upan po kayong form. Yan. So, ito po, may pamphlet na binibigay. At ito naman po yung form na pipil upan. Data Privacy Act. So, dapat po may dala kayong ballpen. So, doon po ako galing, pila sa taas. So, nandito na po ako sa registration and validation area. Kinuha po yung aking ball trace tsaka ID. So, after po sa registration and validation area at ma-confirm na ngayon nga ang schedule mo na bakuna, bibigyan ka po ng form nito. At nandiyan na po lahat ng details, pangalan, birthday, address, age, and gender, lahat po ng information na naka-registered po sa inyong Valtrace. So, ang tawag po dito ay pre-vaccination checklist for COVID-19 vaccines. Tapos, dalawa po itong ibinigay. So, itong isa naman po ay health declaration screening form for Moderna. So, sa stage po na to or sa point na to, malalaman nyo na po kung anong bakuna po ang ituturo sa inyo. So, naswertehan ko po and I'm thankful and blessed na Moderna po yung natapat sa akin. So, after po ng registration and validation, counseling na po, at kukunan po kayo dito ng body temperature. Bakuna po ngayon, first dose nyo, today, Moderna, second dose nyo, Moderna pa din, after 4 weeks. Pakitandaan lang po, ha? Yung papel pong binigay sa inyo na may mga box, hindi po yan sasagutan sa doktor po yan. Yung mga yung naka-fold lang, harap at likod po yung waiver and consent. Pag nabakunaan po kayo mamaya, bibigyan nila kayo ng vaccination passport. Check lang po yung name and address kung tama. Kung mali po, sabihin nyo po agad sa kanila. Hindi po kasi pinapalitan to. Sa likod, ilalagay nila kung ano yung binakuna sa inyo, which is Moderna, kung saan, kailan, kung sino yung nurse na nagbakuna. Huwag nyo pong iwawala to, hindi po nila pinapalitan ng vaccination passport. Pag nabasa, napunit, nasira, hindi po pinapalitan to. So after the second dose nyo, pwede nyo pong ipalaminate to para kung sakaling mahulog, mabasa, hindi po siya masira. Doon po sa maliit na papel na binigay sa inyo, meron pong nakalagay dito na 7 posibleng side effect na mararamdaman nyo after the vaccination. Hindi po lahat ito mararamdaman. Pwede 1, 2, 3. Depende po sa katawan nyo. Kung sakali pong may maramdaman kayo kahit ano dito, normal lang po siya, wag lang pong lalagpas ng 5 araw. Pag lumagpas po ng 5 araw, check up po tayo sa pinakamalahapit na health center. Baka po kasi hindi na side effect yung nararamdaman nyo. Baka po meron kayong ibang sakit. Pwede din po kayong tumawag sa VisiVax hotline. I-assist po nila kayo kung sakaling lumagpas ng 5 days ang nararamdaman nyo. Yung bakuna po natin, hindi po yan superpowers, ha? Pwede pa din po kayong mahawa ng COVID kahit na naka first dose, second dose kayo. So, para po hindi tayo magkaroon ng COVID, mag-ingat po tayo. Kung paano kayo nag-ingat nung wala pang bakuna, ganun din po pag may bakuna na. Sa kabilang side po, meron tayong medical doctors. Lahat po ng maintenance ng gamot, sakit nyo before, sakit today, pakisabi lang po sa kanila, sila pong magde-decide kung mababakunahan kayo today kasi may mga gamot po na hindi pwedeng isabay sa Moderna. Meron po ba kayong tanong? Yes po. Hindi pa. Second dose po. Second dose ipapalaminate to, ha, kasi may sa yung second dose nyo, susulatan pa to. Pagka pinalaminate nyo na ngayon, hindi na masusulatan yung likod. Meron pa pong tanong? Paano po, ma'am, kung hindi sinasadya, nawala talaga? Hindi, ma'am. Hindi pwede, hindi sinasadya. Pag hawak mo nito, ingatan mo agad. Okay po. Wala na pong tanong? Okay, next na po tayo dito. Yung first row po, lipat na tayo dito, ma'am. After po ng counseling, dito na po kami. Kukunan na po ako ng... Anong tawag na dito, Dave? BP. Ayan sa ato, mabait.
So after po ng pagkuha ng BP, dito na po ako sa doktor. So nakakatawa po kahit high blood ako, ang BP ko po ngayon ay 180 over 80. Ano yung ano nyo? First dose pa, second dose? First dose, no. Ano po yung pangalan ninyo? Sharon Sorisantos po. Ang Sharon, first dose nyo, no? Opo. Meron kang ubo, sipon, lagnat, ang kaso, ika-allergy? Nagka-COVID ka na ba? Hindi pa po. Meron ka ba maintenance sa gamot araw-araw ninyo? High blood, no. Ha? High blood. Sa high blood na? Lodipin. Kainom na kayo ng amlodipin nyo? Kagabi po, Dok. Kagabi po, inom eh. Video kaya kita. Mukhang busy kayo sa pinapanood nyo, ah. Dok, binibidyo ko po. Nakabidyo kayo? Nakasalo po yan, ah. Salamat, Dok. So, ang bilis po mag-interview ng doktor. So, dito na po kami sa next na pila. Sa point po na to ay meron uling mag-interview. Kung iti-check kung tama yung pangalan mo, address, birthday. Tapos tatanungin kung saan mo gustong magpaturo. Kung kanan o kaliwa, and then kung anong trabaho mo. So ito, pinalipat na naman po ako sa vaccination area na talaga. Dito po. So bali pang lima po ako sa pila sa magtuturo. At this moment, mamimigay na po ata ng vaccination passport. So dito po, kinuha na yung aming mga papel. May mga information namin at meron pong list na pinapirman sa akin. Na po itong hindi ko po, na-relax lang po. Empty na po, wala na po naman. Mama po. Kung may nanamdaman, ikam na lang po ng gamon. September 6 po yung second dosage. Ang ala po kita. Tama. So after pong maturukan, dito na po sa post-vaccination area. So dito po, hihingin yung vaccination passport mo at syempre yung vaccination. So sa point po na ito ay bibigyan po kayo ng vaccination appointment kung saan nakalagay po ang schedule ng inyong second dose. Huwag niyo po itong iwawala. So another post-vaccination area. I think ito na yung last. Last na to, sir. Di, after this, uwi na. Ano ba? Ilan taon na po? 39. Ang bakuna. Moderna. So, mahaba-habang pila pa po pala after mong maturukan. So, nandito pa ako sa pinakataas. Ayun po, doon pa ako pupunta sa pinakababa. Medyo gutom na po ako. Pagkaramdaman na? Wala naman po. Medyo nagutom lang po ako. Kasi si Arco. Atay natin yung first dose? Opo. Ito po
taas po. Wala ka maintenance, ma'am? Meron po, ang lodipin. Basta regular mo lang naman yung unloading. Ring gabi po. Oo. Tapos pag nilagnat, paraseta mo lang. Pahinga lang, siguro gutom lang yan. Saka mainit po eh. Okay na, ma'am. Nagdanto ka na? Wala pa po. Okay na po. Pwede na po umuwi? Oo. Salamat po. So, dito po nagtatapos. Pwede na po umuwi. After po ng lahat ng proseso ng pagbabakuna, ready ka na pong pauwiin, ay bibigyan ka po ng ganitong button pin. Pwede nyo po itong dalhin kahit saan kasama ng inyong vaccination passport. Bali, nakarating po ako ng Valenzuela Amphitheater ng around 8:20 a.m. Natapos po ako ng 11:20 a.m. So, mabilis po ang proseso dahil sabi ko nga po, very organized at systematic po ang rollout ng COVID-19 vaccine dito sa Valenzuela. Yun nga lang po ay sadyang maraming tao at mahaba po ang pila. Pauwi pa lang po sa bahay ay medyo mabigat na po itong kaliwang braso ko na nabakunahan. And then, feeling ko po ay ako po ay lalagnatin. And then, kinabukasan po ay ang bigat na po ng aking katawan, halos kinagabihan po kasi neto, hindi ko na po siya maigalaw, hindi ko na po siya maitaas ng ganun at hindi ko na po siya maigalaw, halos hindi ko na po mapihit yung gripo sa lababo at sa CR po, ganun po siya kasakit. And then kinabukasan, medyo okay naman po, kaya lang ako naman po ay nag-LBM, hindi ko po alam kung side effect pa rin po ba yun ng Moderna na vaccine na naiturok sa akin. So, ayun po. Salamat sa panonood nyo ng aking experience sa first dose ng COVID-19 vaccine. Thank you!